Jeremias, Kabanatang 52. Si Sedekiyas ay 21 taon nang siya'y magpasimulang maghari at siya'y nagharing 11 taon sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay Hamutal, na anak ni Jeremias na taga Libna. At siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat na ginawa ni Joasim. Sapagkat dahil sa galit ng Panginoon ay nangyari yaon sa Jerusalem at sa Huda, hanggang sa kanyang mapalaya sila sa kanyang harapan. At si Sedekiyas ay nanghimagsik laban sa hari sa Babilonya. At nangyari ng 9 na taon ng kanyang paghahari, ng 10 buwan, ng 10 araw ng buwan, na si Nabucodonosor na hari sa Babilonya ay dumating. Siya at ang kanyang buong hukbo laban sa Jerusalem at humantong laban doon. At sila'y nangagtayo ng mga katibayan laban doon sa palibot. Sa gayoy nakubkob ang bayan hanggang sa 11 taon ng haring Sedekiyas. Nang 4 na buwan, nang 9 na araw ng buwan, ang kagutom ay mahigpit sa bayan na napat walang tinapay para sa bayan ng lupain. Nang magkagayoy nagkasira sa kuta ng bayan, at lahat ng lalaking mangdidigma ay nagsitakas at nagsilabas sa bayan ng kinagabihan sa daan ng pintuang bayan sa pagitan ng 2 kuta na nasa tabi ng halamanan ng hari. Ang mga Kaldeyo nga ay naging laban sa bayan sa palibot, at sila'y nagsiyaon sa daan ng Araba. Ngunit hinabol ng hukbo ng mga Kaldeyo ang hari, at inabot si Sedekiyas sa mga kapatagan ng Jericho, at ang buo niyang hukbo ay nangalat na napahiwalay sa kanya. Nang magkagayoy kanilang hinuli ang hari, at dinala niya siya sa hari sa Babilonya sa Ribla, sa lupain ng Hamath, at siya'y nilapatan niya ng kahatulan. At pinatay ng hari sa Babilonya ang mga anak ni Sedekiyas sa harap ng kanyang mga mata. Kanyang pinatay rin ang lahat na prinsipe ng Huda sa Ribla. At kanyang binulag ang mga mata ni Sedekiyas, at ginapos siya ng tanikalang tanso ng hari sa Babilonya, at dinala siya sa Babilonya, at inilagay siya sa bilangguan hanggang sa araw ng kanyang pagkamatay. Nang 5 buwan nga sa 10 araw ng buwan, na siyang 19 na taon ng haring Nabucodonosor na hari sa Babilonya, dumating sa loob ng Jerusalem si Nabuzaradan na kapitan ng bantay na tumayo sa harap ng hari sa Babilonya, at kanyang sinunog ang bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari at lahat ng mga bahay sa Jerusalem sa makatid bagay bawat malaking bahay. Sinunog niya ng apoy, at ang buong hukbo ng mga Kaldeyo na kasama ng kapitan ng bantay nagbagsak ng lahat ng kuta sa Jerusalem sa palibot. Nang magkagayoy dinilang bihag ni Nabuzaradan na kapitan ng bantay ang mga dukha sa bayan at ang nalabi sa mga tao na naiwan sa bayan, at yung mga takas na nagsitakas sa hari sa Babilonya, at ang nalabi sa karamihan. Ngunit nag-iwan si Nabuzaradan na kapitan ng bantay sa mga dukha sa lupain upang maging mga manguubasan at mga mangbubukid. At ang mga haliging tanso na nanga sa bahay ng Panginoon, ang mga tungtungan at ang dagat-dagatan na tanso na nasa bahay ng Panginoon, pinagputol-putol ang mga Kaldeyo at dinala ang lahat na tanso ng mga yaon sa Babilonya. Ang mga palyok naman, at ang mga pala, at ang mga gunting, at ang mga mangkok, at ang mga kutsara, at lahat na sisidlan na tanso na kanilang ipinangangasiwa, dinala nila. At ang mga saro,
at ang mga apuyan at ang mga mangkok at ang mga palayok at ang mga kantilero at ang mga kutsara at ang mga tasa, ang ginto sa ginto at ang pilak sa pilak, dinala ng kapitan ng bantay. Ang dalawang haligi, ang dagat-dagatan, at ang 12 torong panso na nanga sa ilalim ng mga tungtungan na ginawa ng Haring Salomon na ukol sa bahay ng Panginoon, ang tanso ng lahat na sisidlang ito ay walang timbang. At tungkol sa mga haligi, ang taas ng isang haligi ay 18 siko, at isang pisi na 12 siko ay naililibid doon, at ang kapal niya ay 4 daliri may guwang. At isang kapitel na tanso ay nasa ibabaw niya on. At ang taas ng isang kapitel ay 5 siko. Nayaring nilambat at may mga granada sa kapitel sa palibot. Taganas na tanso at ang 2 haligi naman ay mayroong gaya ng mga ito at mga granada. At mayroong 76 na granada sa mga taggiliran. Lahat na granada ay 100 na yaring nilambat sa palibot. At kinuha ng kapitan ng bantay si Sirias na pangulong saserdote at si Soponias na 2 saserdote at ang 3 tagatanod pinto. At sa bayan ay kinuha niya ang 1 opisyal na inilagay niya sa mga lalaking mandidigma at 7 lalaki sa kanila na makakakita ng mukha ng hari na nasumpungan sa bayan. At ang kalihim ng kapitan ng hukbo na puwipisa ng bayan ng lupain at 60 katao sa bayan ng lupain na nangasumpungan sa gitna ng bayan. At dinala sila ni Nabuzaradan na kapitan ng bantay at dinala sila sa hari sa Babylonia sa Ribla. At sinaktan sila ng hari sa Babylonia at ipinapatay sila sa Ribla sa lupain ng Hamath. Gayon nadalang bihag ang Huda mula sa kanyang lupain. Ito ang bayan na dinalang bihag ni Nabucodonosor ng 7th taon, 3,023 Hudyo. Nang 18 taon ni Nabucodonosor ay nagdala siya ng bihag na mula sa Jerusalem na 832 tao. Nang 23 taon ni Nabucodonosor ay nagdala ng bihag sa mga Hudyo si Nabuzaradan na kapitan ng bantay na 745 tao. Lahat na tao ay 4,600. At nangyari nang 37 taon ng pagkabihag kay Jehoiakim na hari sa Huda, nang 22 buwan, nang 25 araw ng buwan, na si Evil-Merodach na hari sa Babylonia, nang 1 taon ng kanyang paghahari, nagtaas ng ulo si Jehoiakim na hari sa Huda, at inilabas niya siya sa bilangguan. At siya'y nagsalitang may kagandang loob sa kanya at inilagay ang kanyang luklukan na lalong mataas kaysa luklukan ng mga hari na kasama niya sa Babylonia. At kanyang binago ang kanyang mga damit na pagkabihag. At si Jehoiakim ay laging kumain ng tinapay sa harap niya sa lahat ng karawan ng kanyang buhay. At tungkol sa kaloob sa kanya, may palaging kaloob na ibinibigay sa kanya ang hari sa Babylonia. Bawat araw isang bahagi ng pagkain hanggang sa karawan ng kanyang kamatayan. Lahat ng karawan ng kanyang buhay.